Hello po, ato iPhone 11. Ano pong nangyari dito sa phone nyo? Nabasa po. Taga saan pa kayo, ma'am? Antipolo po. Ah, dito lang po. Sige po, antayin nyo na lang po. So ito nga guys, meron nga tayo ngayon dito ang iPhone 11 at ang problema, ito nga. Bali magpapalit tayo ng screen ito at ang LCD nga ang gagamitin natin para dito sa iPhone 11 ni client. Ito nga ang replacement na same as orig. Kapag nga po pala yung piyesa ang gagamitin para sa iPhone nyo ay sa amin manggagaling. Kasama na po sa babayaran nyo yung paglipat po namin ng True Tone. Ito nga guys, tingnan nyo yung earpiece sensor flex nitong iPhone 11 ni client. Mukhang may damage na at tatlo yung madadamay dito at hindi gagana. At ang una nga hindi gagana dito yung True Tone. Pangalawa po yung Face ID. Yung pangatlo po yung earpiece at saka yung sensor sa call. So yun nga, in-explain ko nga muna kay client yung gagawin natin dito para sa iPhone niya. At sabi niya naman, okay lang, basta magagamit na ulit. Bali wala nang magaganap ng magta-transfer tayo ng data ng lumang screen dito sa bagong screen na ikakabit natin. Dahil nga kahit i-copy po natin yan, hindi pa rin po mababalik yun. Dahil nga sira po yung earpiece sensor flex. Ngayon babaklasin na lang natin tong lumang LCD ni client tapos kakabitan na natin bagong screen. Pagkatapos nga natin mapalitan yung LCD nitong iPhone ni client, ibabalik natin sa kanya yung pinagpalitan dahil may kinukuha pa pong piyesa dun sa lumang screen or dun sa original na LCD para po mawala yung issue kapag nagpapalit kayo ng LCD ng iPhone 11 above na unit. So eto na nga guys, nabaklas na natin tong lumang screen nitong iPhone 11 ni client at tignan nyo nga yung itsura ng earpiece sensor flex. Lipat na lang muna natin sa bagong screen. So yun nga guys, eto sira yung sensor flex niya. Ayun na punit. So kahit ilagay natin yung data nitong lumang screen dito sa bagong screen, hindi mare-restore yung True Tone. Tsaka yung Face ID hindi rin magagana kasi connected to eh. So yun lang magagawa natin. Babalik na lang muna natin to kay client. Pinapabalik ko naman talaga kasi need pa rin to para sa display issue. So ayun nga guys, hindi na natin ipoprogram tong LCD ng ikakabit natin para dito sa iPhone 11 ni client. At sinabihan ko na rin po si client na itabi muna yung old screen niya dahil nga pagka ipapagawa niya tong earpiece sensor flex, mababalik natin yung True Tone. So yun nga guys, para sa may mga katanungan, pwede kayo mag-message sa aking FB page at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-follow po. At ayun nga guys, hanggang dito na lang po itong video. Abang-abang po sa susunod na upload at medyo busy tayo. So paalam!